also used as targets for change. So, kapag nakita natin ang isang bagay is mali, malapit dun sa pagiging negative nito, or pagiging wrong nito, so we are going to change, correct that one. As a result of those consequences, positive or negative, a person can learn, shape, or eliminate certain behaviors. So, depende kung halimbawa positive yan or negative, yung ugali na yan, so pwede natin matutunan yan, pwede natin hubugin yan, ayusin yan, for example, or eliminate ang mga behavior na hindi sa atin applicable. Although, for example, in a certain tribe wherein hindi applicable kung paano, hindi pa applicable sa kanila ang isang ugali sa isang tribo, so kinakailangan natin mag-abide with the existing customs and tradition ng isang tribo natin. So, case-to-case basis din yung pag-modify o pag-change ng ating ugali. Okay, before we delve into the different approaches of behavior modification, let's look at some key terms to avoid confusion. So, these are the key terms para maintindihan natin yung pagkakaiba-iba, itong mga terminologies, at saka in order for us to fully understand and comprehend with the terminologies na nag-exist sa therapeutic modalities. So, number one is antecedent. What do you mean by antecedent? So, we were going to give an example. An antecedent comes prior to the undesirable behavior. It is changeable and can consequently be altered or removed in order to affect the behavior. So, ito is, kapag na-force mo na na mali itong gagawin mo, so, pag-iisipan mo yan, i-measure mo yan na hindi ito po pwede. So, kinakailangan tanggalin ko to para hindi masira yung behavior na gagawin ko, yung ugali na meron ako halimbawa, yung personality. So, hindi ko to gagawin. Consequence. So, ang consequence naman, from the word consequence, if ever na meron kang ginawang masama, meron kang ginawang mabuti, so merong consequences yan. Halimbawa, nag-aral ka ng maayos, lahat perfect scores, ikaw nang una. So, ang consequence niyan is magiging top 1 ka. Pero halimbawa, kung nag-aral ka, nag-aaral ka nga, pero pumapasok ka halimbawa, pero hindi ka nag-aaral, wala kang pakialam sa nangyayari sa loob ng school. So, ang nangyayari niyan is, may consequence yan. Ikaw ay babagsak. Usually indicate something bad. So, kapag sinabi natin consequence, malapit sa mali ang ginagawa. But in this context, consequences can be good or bad. Yung sabi ko kanina, it's either positive or negative. This occur after the behavior occurs and can change as well. So, kapag nagawa na natin ng isang bagay, so if ever tama o mali, so pwede pa natin yan baguhin. They are also referred to as reinforcers to strengthen behavior, di ba? So if ever na mali, so ayusin natin yan. Itatama natin yan, for example. Or punishment to weaken behavior. So katulad sa mga kriminal, so kapag pumatay sila, so we are going to give them punishment by having a corrective measures. For example, ilalagay natin sila sa correctional facilities or sa ating mga kulungan. Since both reinforcement and punishment can be good or bad, I think you have already understood this definition in the psychology of crimes. So, itong reinforcements na sabi natin, kapag kulang yung ginawa mong maganda, so dadagdagan mo. So, punishment kapag mali. So, yun. Can be good or bad. But here are some details to uncomplicated the explanation. So, the details. I'm so sorry kasi minsan nabubulol tayo. So, positive reinforcement. Ito, we are talking about magagandang asal. Is given when a desired behavior occurs and strengthens that behavior. So, if ever mayroong kang ugali na maganda through your parents by respecting them, in doing so, ang gagawin nila, for example, is bibigyan ka ng allowances na maganda, for example, gift or whatsoever. So, negative reinforcement occurs when an unpleasant stimuli is removed for the desired
behavior and strengthens behavior. So ito naman, sa positive muna tayo. For example, if Bobby eats all his carrots, he will then get dessert. Okay. Negative reinforcement occurs when an unpleasant stimuli is removed for desired behaviors and strengthened behavior. So ito naman halimbawa, mali halimbawa yung ginawa niya. So ang gagawin natin is mag-reinforce tayo ng ugali o kaya ng attitude na makakabuti dun sa nagawa na niya. For example, each morning Bobby's mom comes in and wakes him up for school by singing. Okay, for example, yung sinabi natin si Bobby, ayaw na yun niyang naririnig yung kanta ng kanyang nanay. So, Bobby doesn't want to hear her sing in the morning. So, he learns to wake up before she comes in the room. So, dahil hindi tama yung ginagawa ni Bobby, na parating natutulog late ng magising, so, ang ginagawa ng nanay niya, although nakakabulilya. So, for example, ayaw natin yan na tulog pa tayo, tapos may gumigising sa atin, tapos hindi pa maganda yung boses niya. So, yan ang negative reinforcement. So, response. Cost is like a punishment because a positive stimulus is removed. So, ito naman is, halimbawa, for example, punishment. Sa isang tao, hindi siya tumupad dun sa usapan, for example, hindi siya nag-aral. A response cost is designated, designed to weaken undesirable behavior. For example, Bobby doesn't want to share toys with his sister, so his mother takes one away as a result. Katulad nun, ayaw niyang mag-share ng laruan sa kapatid niya, so ginawa na lang ng mother niya is kumuha ng isa sa kanya para hindi na siya. Okay. Punishment occurs when a negative stimulus is added to weaken behavior. So, yon. Using our earlier example thread, if Bobby doesn't want to share or play nicely with his sister, punishment might include a timeout. So, ang punishment na bibigay sa kanila, for example, sa kay Bobby, na hindi siya nakikipaglaro na maayos sa kanyang kapatid, so mangyari, magkaroon tayo ng timeout. So, stop natin siyang maglaro. So, extension happens when these are the examples na napakadali. Okay, extension happens when there is no reinforcement or behavior, thus weakening the response. So, extension naman, so, walang nangyayaring extension, nangyayari ang isang extension kapag walang reinforcement sa behavior. So, wala tayong pakialam, kahit ano pa mangyayari dyan. So, sa pagtanda ng taong yan, ng batang yan, for example, so, madadala niya yan. Dahil walang preventive measure, walang corrective measures na nilalapat sa kanya. So, hindi siya magiging aware na mali pa lang kanyang ginagawa. These are only a few of the basic terms used in behavior modification. They might seem a little confusing at first, but human nature doesn't always respond to one set of stimuli. The varying terms help clinicians and counselors to understand what types of actions warrant certain responses and help them to figure out what exactly are our motivations for acting the way we do. So if ever, for example, you will be assigned, inshallah, if you will become a criminologist and you will be assigned in the correction pillar, for example, sa BGMP, provincial jail, or sa ating mga facilities, correctional facilities na meron tayo sa Pilipinas, so please do learn and understand how to deal with these inmates. Sa ating mga inmates, it's either nakakulong, tawag dito, may final verdict na yan, detainee yan, o ano pa man sila. So, we must give them an equal treatment based on the approved na response na ibibigay din natin sa kanila. So, hindi naman po pwede na magbigay tayo ng full trust kasi po pwedeng tayo naman yung magka-problema by sa huli. Sorry, kasi hindi natin first language yung Tagalog. So, principles and approaches. I hope you understand the definition on the behavior. So, principles and approaches. So, ano naman yung mga principle at saka approaches kung paano natin mabibigyan ng maayos na at kalidad na responses. Okay? Paano natin matitiyak na
naayos natin ang isang bagay. So, because behavior isn't merely cut and dry, behaviorists develop different approaches and schedules for shaping behavior. So, dahil nga pa iba-iba yung ugali ng tao, minsan hindi natin maintindihan. So, maraming dito sa mga theorists na behaviorists, so maraming mga principles at approaches na makakatulong sa atin para maintindihan natin through imitation. So okay, of course, pag i-imitate, minsan pati mimicking din. So ang tao, lalo na ang bata, so more on imitation. Schedules or routines, so kinakailangan meron tayong mga schedules at saka routine kung paano nila gagawin yung day-to-day lives nila or by doing nothing at all. Okay naman, wala tayong walang gagawin. They were able to learn how we learn and change our behavior. So, minsan, tayo mismo, although hindi naman tayo perfectong mga tao, so meron tayong mga problema. Meron, sabi ko nga, may mga sayad. Dahil, minsan, ang applicable sa'yo, hindi applicable sa iba. So, yung ayaw mo, tapos sa kanya, gusto niya. So, those are the example. We've already gone over the types of positives and negative reinforcement and punishment. So, let's look at some other methods as listed by Educational Psychology Interactive. So, ito naman yung mga methods. So, number one is modeling. This approach entails teaching an individual to emulate a certain behavior. So, katulad ninyo, yung mga role models sa inyo, yung mga bata, sa kayo, lalo na kayo third year criminology students, so dapat kayo maging ehemplo, kayong maging halimbawa na sa ating mga, sa inyong mga junior, na dapat nag-aral kayo ng maayos, meron kayong mga gandang grades, pati sa pananamit, so kung ano man yung rules and policies given by the school, so dapat kayong makinig. So katulad din sa atin, sa if ever na malagay kayo sa mga correctional facilities, na mag-supervise kayo, mag-manage kayo, so dapat maging halimbawa kayo. Huwag kayo mag-inflict ng punishment na degrading, tapos intimidating, tapos do not also practice or exercise torture. Kaya hindi maganda yun. As an example, modeling might occur in the employment industry when a new employee gets trained by a more experienced colleague. So, ang halimbawa, ang pinakasimpleng halimbawa is nagiging role model ang isang business. For example, kami mga teachers. So, dahil yung nauna halimbawa na magturo, so yung isa ang magtatrain sa kanya para lalo niyang maintindihan kung ano yung mga bagay na dapat niyang sundin while nagtiteaching. And then next one is the cueing, like the name suggests. Cueing is reminding a person to perform a certain action at a given time. Although, katulad namin, paulit-ulit kami, magiging serang plaka na kami, nagsasabi kami na ganitong gawin nyo, ayusin yung buhay ninyo, dahil at the end of the day, kayo ang magsisisi. So, dapat, alam natin. So, that's cueing.